San Payete, built in 1646. So matanda na talaga ito. Tingnan mo naman, may carvings yung walls. Talagang pinanindigan nila yung carving capital of the Philippines. Pati yung wall may carve. Marami talagang pwedeng pasyalan dito sa Pilipinas din, ng mga churches, old churches. Amazing! Magpapaalam daw muna tayo para makapasok tayo. Magpapaalam kung ano sa tirahan. Tingnan mo dito yung structure old. Yan na sa kanan mo. Oo. Tingnan mo, oh, ang daming old structure dito sa Laguna. Tingnan mo yung bintana, oh. Papis. Ganyan din yung bintana namin sa probinsya dati. I'm from Isabela, so ayan. Papasok na tayo sa simbahan dahil nagpaalam naman. Morning! Magkakasama kami? Meron po kaming curator. Oh. Eh ngayon po, nag-uwi yung aming tao. So yun po yung nangyayari ngayon. Medyo hindi kami kaagad makapagpapasok kasi ang trabaho ko lang po ay sa opisina. Oh. Sila yung sa simbahan. Oh. Ay wala po dito. Hindi po ba kasi pumasok, picture lang yung paligid sa may labas na gano'n? Pwede naman po. Kaya nga po inaano po yung kuya kayo para mag-ano po ng ano. Para hindi sa kanya ng punta. Ay, naiintindihan ko naman po kayo. Yung nga lang po kasi may sinusunod po kami protocol. Oh, yes. Tama naman yun. Buti po eh, kung ito ay panahon tulad doon dati, lagi pong bukas ang aming simbahan. San Santiago Apostol. Ano pong requirements para mabisita po ang susunod? Para po sa mga turista ba, ano pong requirements? Yung po yung protocol na, yung po yung ano, yung sa rural health nyo, na kayo ay COVID-free. Alam naman po natin yun, pare-parehas, yeah, na kailangan tayo ay talagang safe. Tapos pa pagdating doon, if ever po na, kung wala naman, tinatanggap pa rin po namin, may pinipilapan po doon na parang para tracing. Para po sa tracing. Kung ngayon, wala doon yung tao, ay dito na lang po sila mag-log sa aming ano po. May souvenir tayo kayo, madam. Ay. Paite. Ito yan po ay ano ng ating ano, finance. Gawa mismo din eh. Opo, gawa mismo din. Anong materials? Ano, resin po daw yan. Ano po yan? Resin daw, resin. Thank you, mama. Opo, ingat po sila. Okay, salamat sa... Pinayagan naman tayong pumasok sa simbahan, kaya balik tayo doon, ikot tayo doon sa may gawing parking. Ang nakakatuwa sa mga tao dito, very entertaining talaga sila. Talagang mararamdaman mong welcome ka. Thank you.
Gaano nakatagal itong simbahan na to? Ang itayo po ito ay 1646. Ah, 1646. Okay. Mga saints? Oo. Original to na siya? Original to po yan. Ah, oh, walang pinulit ang hindi tinamaan ng ano ng World War. Hindi po ito nasira ng World War. Oo, hindi katulad nung kabila. Talagang nasira. Wow. This is considered old church. Okay. Yan po ay yung Santo Inchero. Itawagin po dito yan ay Mahal na Senyor. Yan po ay ginawa pa noong 1521 sa ano, Mexico. So 1521, andyan na siya? Ay, wala pa po. Nang idating po siya dito sa Paiti noong 1730. Oh. Yan po ay lima yan silang dinating dito. Yung po nakaigaw na si Cristo? Oo. Galing sa Mexico yan? Oo. Ang lima po yan, yung patron namin, nakasakay sa kabayo. Tapos siya ay Nazareno, yung Mater Dolorosa, saka yung Santo Niño di Bambino. Mm-hmm. Ito pong inilalabas pag Pasko. Ito po ay inilalabas po ay pagka Biyernes Santo. Yan po ay iniuuwi ng pagkatapos ng misa ng Linggo de Ramos, yung Linggo ng Palaspas, ng Second Mass. Binuburol pa po yan sa bahay ng Recamadero. Yung pong namamahala, Recamadera. Binuburol po yan, tapos pinaliliguan po ng Miyerkules ng alas 10 yan. Pinaliliguan po yan ng agwa kolonyal na may halong lambanog. Yung bulak ang pinangpipaparib. Nakaupo po yan, naiuupo po yan eh. May mga joint po ang ano na yan, parang tao po ha. Naiuupo. Tapos pagkatapos po ang mapaliguan niyan, pinukulong po yan sa ano, para pong kulambong malaki. Mm-hmm. Tapos pinauusukan po ng ano niyang insinso at kamanyang ng 6 na oras. Pagka... Ricky, pakinggan mo yun. Pagka ano po, pagka pausok ng 6 na oras. Pagka ano po, pagka pausok ng 6 na oras. Eh, pagka po yan inalisan na ng takip. Eh, para pong bagong Barnes. Ano, makinta, mabango. Gawa po nung pinampaligo. Tapos, saka, nung, bibiisan uli siya. Yung bibiisan po uli. Tapos eh, pagka ano po ng Biyernes Santo, bago po dakiting, dinadapit po yan ng alas 3 ay nilalagay po yan doon sa andas na yan. Maganda po yung andas na yan. Eh, dadapitin po ng pari at ang ng bayan sa bahay o sa baba. Dadalhin po dito sa simbahan. Pagka dapit, yun na po magsisimula yung seremonyal. Yung pagsamba sa krus. Yung isang walang tawagin yung communion lang, walang consecration. Kasi pagkatapos po ng seremonya, prosesyon na po sa bayan, 5 na ng hapon. Naabot po minsan ng mga alas 10 ng gabi. Na may mga taong sumusunod? Oo, oh, na napakarami pong tao. E kaya kung hindi mo, nung nakaraan ang mga ito, nagawa ko. Sino pong umukit ng mga ano? Nag-ukit ng mga... Yun. Sino nag-uukit niya? Kadawas po. Nag-ukit nito ay. Kadawas. Ano nga? Ano ang pangalan na? Sino yung Kadawas? Yan ang may-ari ng... Hindi po. Carving? Sa ano po, permi na yun? Sa Amerika. Sa Amerika naka-permi yung Kadawas? Oo. Story of Salvation po ito ay umukit nito. Eh, sabi ko nga po ito sa anak, maganda na yung ano, mark. Pagkakaroon yung museum dito sa Paiti. Mm-hmm. At tulad ni Luis Acuña, doon na may museum doon sa may pagpasok ng Paiti. Mm-hmm. Tapos doon mo ilagay yung gawa ng iyong ama. Oo nga. I-uwi lahat. Yung mga nasa California daw yata. So marami siyang gawa doon sa Amerika? Oo. Mga nagka-award nga po yun. May mga dinonasyon nga rin po sila. At sa tang umukit po na yan, yung mga retablo, ang gumawa po na yung mga taga-Paiti din. Mm. Marami pong gumawa na yan. Yung Mahal na Senyor po kang tawagin ito, yun po ay medyo mahala sa akin. Ako po ay nagtakayos ng ilang sa poste. Ay yung pong hagdan na sinasampahan ko ay natanggal po ang lock. Mm-hmm. Bumigay, at nahulog po ako.
Nawalan po ako ng malay. Nagkameron po ako ng blood clot sa ulo, sa utak. Na tapos dinala po ako sa ano, sa PGH sa Maynila. Hindi ako po sinitiskan doon. Kay meron nga akong namumuong dugo sa ulo ko. Tapos nung July 15, ay sabi po nung Recamadera, si Inantikia, ay hindi pa dalhan natin si Floren. Floren po ang pangalan ko. Dalhan natin ng kumot nitong mahal na senyor doon sa PGH. Hindi, pinadalhan po ako ng kumot doon. Tapos nung pagkadating po nung kumpare ko doon, eh binigay po doon sa misis ko, sabi Marintina, sabi na Inantikia, ikumot mo daw ito diyan kay paring Floren. Para daw gumaling yung ano na yan. Hindi, inumot po sa akin yung kumot. Tapos po, kinabukasan na ako'y uupirahin na sa utak, ay sinitiskan po uli ako. Wala na. Ay wala na po yung dugo. Oh, naghimala. Himala yung pagkakumot sa akin, yung kumot po na yan. Kaya, yung pong, maski po pala public hospital yung malaki din ng bayad sa operasyon. 250,000. At hindi na po yung gastos yung 250. Na pinag-ipunan ng mga taga rito. Binigay sa pari. Ang pari nakadestino po rito. Father Larry Abayo. Hindi yung pong pera pong 250 hindi na nagastos. Ayun. Sa awa po ng Diyos, hanggang ngayon ay ako po ay bukas, buhay pa. Kaya naglilingkod ka naman ngayon? Oo. Ano na rin po ulit? Matagal na rin po. 45 years na rin. Wow, 45 years? Oo. Kaya nga, parang ikaw yung namamahala dito? Oo, ako po ang parang sakristan ngayon. Oo. Di, paano? Salamat sa pag-entertain nyo. Nakasombrero po ako nasa loob ng simbahan. Nakapunta na sila ng pakil. Maganda rin sa pakil. Saan yan? Yung po kasunod na bayan ito, Pakil. Pakil? Doon po ay yung may dinadayong birhen. Kung tawagin po siya ay birhen ng Turumba. Yung, ang itsura po niya ay parang Mater Dolorosa. Siya po ay nakuha noong 1700 sa dagat po dyan, sa tapat nilang dagat sa Laguna de Bay. Nandulutang-lutang yung painting na yun. Yung po ay kung gusto nila makita yung painting na yun, nagsasabi sila doon sa tindahan doon, doon sa opisina, para maakit nila. Katapat lang po ng opisina yung chapel na yun eh. Makikita nila naka ano doon, nakalagak yung painting. Ayun po ay ano, Milagrosa, yung mapaghimala. Kaya po dinadayo yun ng mga, ano, mga taga iba't ibang bayan. Pag tayo, may Turumba. Tapos, Turumba. Yun po ay ginawa po ng katawan yung birhen na yun. Pinagpaukit ng may katawan para na ipuproses yun. Naroon po sa altar yun, nakalagay sa altar sa ganyan. Anong name po ulit? Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra kung tawagin po ay Turumba, gawa ng Turumba. Sa pakin. Para po maialis doon sa pinaglalagyan doon sa daga, may kumantang Turumba. Turumba, Turumba, Mariang Gag. Para makuha. Para po mabuhay at mabuhay. Ay, hindi nila mabubuhay po. Ayun, nadala po sa simbahan. Yan po naman, ano, related sa Santiago, Patrona. Tapos galing sa Compostela, gawa po ng 2017, sa tatlong daan taong ng parokya ni San Santiago. Noong 1717 po ito naging ano, parokya ni San Santiago. Gawa dati pang unang patron ay San Lorenzo Giacomo, no? Yung may hawak pong parilya doon ha. Yung pagka-martir niya, iniihaw siya ng buhay. Tapos, pinalitan ko noong 1770. Hanggang sa ngayon yung patron. Hindi po masarino, no? Oo. Original din? Ay, hindi po. Yan po ay kabibigay lang nung anong bago po mas Pasko. Binigay po yun, isang bigay po yun. Pero, nasarino na kaya po yun. Eh, nasaan ang original niyan? Wala po. Nasa bahay po nung may-ari. Yung kay Rico Castro, ang original po niya. Ito po yung tawagin ni parokya ni San Santiago Apostol, Paite, Laguna. Diocese ng San Pablo. Paano po? Maraming salamat sa oras. Loren, Mr. Loren, pag natapos po itong
pandemic, bumalik sila uli dito pag yung Holy Week. Ah, mismong Holy Week mismo. Oh, maganda po rito pag Holy Week. Marami po dito ang ano, yung imahin. Pierre Santo mismo? Oh. Hindi po, Miyerkules Santo. Ah, okay. Tapos pagka pwede rin po maaga-aga sila, gawa ng po namang mga imahin. Ay naka-exhibit po rito sa school. Yan, sa school. Mm-hmm. Ini-exhibit po yun. Saan so, mawala lang ang pandemic? Pero parang nga po yung tuloy ang ating ano. Para maging normal na po ang ating buhay. Ano. Ah. Salamat! Salamat din po. Salamat po. Ah. Nagtitinda ng baril-barilan kasi sabi niya kanina wala pa daw talaga siyang benta. Kaya ayun, hinahanap muna namin. Tingnan natin kung mahanap natin. Tingnan namin kung mahanap. 12. Ayun, tingnan natin kung mahanap natin. Sabi kasi antayin daw kami. Oh, ayun, ayun. Ayun, baril-barilan. Oh, 100. Oh, pagano'n. 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 Tablan ng baril eh. So pinunta sa kanina? Opo. Nahanap ko, tabo ko nalito. Ah, nag-iisa na to. Isa na lang po. Isa mo, nantay. Sige, kukunin na. Ah, nag-che-chess pala kayo opo. Dito. Sige, marami kami pangamot. Ano yan? Ah, kahoy na mga ano. Ah, marami pala siyang ano dito. Ano naman yan, papel diliha? Halit po. Ay, pambalo. Oh, pamalap po. Sana ginamit ng New Year. Oo nga po, nahuli po. Oo. Ikaw kumagawa? Check! Oh! Ito! Salamat po. Pamalap po. Hindi na. Ayun, nahanap din natin. So, nag-iisang baril-barilan. Natitira. Natitira. May inabot pa. May inabot pa daw. Ayun, sige. Enjoy salamat. Nyo yung chess nyo, ha? Salamat po. Kasi nandun ka kanina, lumipat ka dito. Gusto nyo hanapin ka. Sige, salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye, Laguna. Paite, Laguna.